Okay guys, ito yung last nang ginawa natin dun sa ano, sa part 3. Okay, review muna tayo bago tayo pumasok sa part 4. Ito yung ulit yung stop, start, magnetic coil, ilaw mo siya ng run saka ng fault. Okay, circuit breaker, overload ng close saka overload ng open. Okay, ito yung circuit breaker ng 3 pole galing sa load side mo, papasok sa contact ng contactor, then overload, after overload, motor. Okay, review lang natin yan. Yan yung last na ginawa natin last dun sa video ko. Direct online pa rin po. Ito po yung part 3. Okay, insert lang natin yung motor ngayon. Lagay natin yung motor. Ngayon, sa motor is, sabi nga dito, is breaker. Wala tayong breaker ngayon. Is, pupunta mo na yung supply dun sa contactor. Then, overload, motor. Insert natin ngayon yung supply ng motor. Dito natin i-insert yung sa motor. May 1, 2, saka 3. Lagay natin sa 1, saka sa 3. Insert natin siya. Okay. Ito na yung sa motor. Okay. Ngayon, supply na lang yung kailangan natin. Kasi nga, doon sa diagram, supply yung galing sa breaker papunta doon sa contactor. Dahil wala tayong 3-phase breaker, kukuha tayo ng pansupply sa line ng breaker muna. Wala tayo ng wire. Okay. I-supply natin siya. Okay. Lalagay natin siya sa 1. Kung ano yung inano mo doon sa kulikod, yun din yung tatapatan niya. 1, 2, 3 din. Then, 1, 2, 3 din yung lalabasan niya dito. Pasok natin sa 1. Okay, sa main contact po yan. Tawag natin dyan, main contact po. Hindi po ginagamit sa mga auxiliary contact po yan. Sa main contact po ng motor po ginagamit yan. Okay. Okay na. Gawa na natin yung circuit niya. Importante po yan para po sa paggamit ng motor. Motor po siya. Okay na po siya na nagawa na natin yung diagram last sa video po. Ito lang is in-insert lang natin yung motor. Start po natin. Start natin. Okay. Start. Ito po yung stop. Start. Run. Fault. Stop. Okay. Wala pang function. Start. Okay. Green. Mandar na rin yung motor natin. Yan. Stop. Okay. Tumigil din po yan. Yan. Then, start. Okay. Mandar din yung motor. Kasi dahil nga po sa main contact po niyan. Then, fault. Okay. Namatay po yung contactor. Kasama po yung motor natin. Tapos nag-sign po din siya ng overload. Hindi mo siya mai-start hanggat naka-fault po yung overload. Okay, yan lang. Then re-reset mo muna siya. Okay, bago mo siya ulit ma-i-run. Okay. Okay guys, yun yung basic ng start-stop natin. Always choose na tester, analog or digital na tester, basta dapat lagi kayong gumagamit niyan. Napaka-importante po niyan na paggamit ng tester. Okay, yun lang po guys, and next po natin yung part 4.